Magandang araw mga ka-farming, no? Nandito naman tayo sa ating panibagong video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, is i-hit mo na ang notification bell button para updated ka sa bagong videos. So, our first topic for today mga ka-farming, no? Is yung magsimula muna tayo sa maliit mga ka-farming para naman kahit minsan kung ano mang mangyari sa ating mga biik is marunong na tayong gumamot dito, bumili ng ganyan, mga dapat gawin, mga tips and techniques mga ka-farming, no? Dapat meron tayong experience, no? Kung bumili man tayo ng maraming biik or maraming baboy is dapat may experience talaga tayong mga ka-farming, no? Para hindi naman lugi yung ating effort mga ka-farming. Tapos yung pangalawa mga ka-farming is dapat yung pangalawa pala mga ka-farming is ang pagpa-fatteners. Ang kaganaan kasi ng fatteners mga ka-farming is mahal ang live weight ngayon. Mahal ang bintahan ng live weight ngayon mga ka-farming, no? Ang bintahan namin dito is 220 live weight. Pero mas maganda yan kaysa noon, no, mga ka-farming. Kaya nga lang, mahal ang feeds. Pero dapat, kung magpa-fatteners kayo mga ka-farming, piliin nyo yung magandang lahi. Tapos, ang pagpa-fatteners mga ka-farming is dapat hindi lang dalawa, tatlo kasi maliit ang kikitain natin dyan mga ka-farming. Kung meron kayong experience tapos meron kayong punan is dapat bumili kayo ng 20 na biik. Palakihin nyo yan, patabain nyo yan para malaki din ang kikitain nyo. Tapos itong pangatlo nating mga ka-farming is itong breeder, no? Breeder mga ka-farming is bumili ka lang ng ready to breed na gawing inahin or pumili ka dyan sa pinagfa-fatteners mo, no, na pwedeng gawing inahin tsaka maghintay ka lang ng 6 to 7 months bago mabuntis. Tapos nagdidepende pa rin yan mga ka-farming nyo sa ginawa nyong inahin, no, kung ano karami ang ibibigay na biik sa inyo, no, kung gaano karami kung gaano kalaki ang kita na ibabalik sa inyo. Tapos, may mga dapat tayong i-consider mga ka-farming bago mag-start, no? First is yung cost of feeds. Dapat talaga, mas maganda itong mga ka-farming kasi lalong-lalo na kapag nagpa-fatteners kayo kasi nga, dapat nating bigyan ng quality of feeds ang ating mga baboy, alagang baboy, pakainin araw-araw para naman minsay malaki din ang kikitain natin dahil mabigat yung timbang nila kasi nga binigay niyo yung oras niyo sa kanila. Tapos maayos na pakain, no? Dapat meron kayong feeding guide, no? Lalong-lalo na kapag first timer kayo, no? Dapat may feeding guide kayo kasi pag nakuha niyo na yung mga biit tapos bigay ng feeds kanila, no? May nagtatae, may namamatay. So ayan, dapat may feeding guide talaga tayo mga ka-farming. Tapos ito mga ka-farming, no, pangalawa nating dapat i-consider is yung location natin mga ka-farming. Ang location kasi mga ka-farming is maganda. Kumbaga ba, dapat kung magpa-fattening man tayo mga ka-farming is hindi dapat doon malapit sa kapitbahay kasi marami tayong matatanggap na reklamo galing sa mga kapitbahay, lalong-lalo na kapag wala kayong good farm management, no, or waste management, no, ganyan mga ka-farming. Wala kayong ganyan mga ka-farming, marami kayong matatanggap na reklamo galing sa inyong kapitbahay. Tapos yung pangatlo mga ka-farming, dapat hindi natin ito ipagkawalang bahala is yung effort natin. Dapat talaga hindi tayo malugi kasi to the highest level talaga yung ibinigay natin effort mga ka-farming. Hindi lang pang sideline yung baboy, no? Talagang nilaan talaga natin ang ating oras sa pagbabuyan, no? Kasi nga na kapag maraming oras ang ating inilaan sa ating mga baboy is malaki rin ang kikitain natin. So ayun lang po mga ka-farming, no, maraming salamat sa panonood. Once again, yung ating third ways para kumita sa baboyan is yung magsimula sa maliit,
fatteners, breeders, saka yung dapat natin i-consider bago magsimula is yung location natin, yung effort natin, at saka yung cost of feeds. Maraming salamat po sa panonood at God bless us all.